sa sinabi ni Mang Abi sa kanya. Si Dunya Cielo naman, nakaiisip ng paraan upang matakpan ang kanilang pamilya na wala itong kilalaman sa nangyari ng nawalang mga katulong. Kaya naman, inalok ni Dunya Cielo si Ador ng malaking pera upang akuhin ni Ador ang krimen na si Ador ang pumaslang ng mga kasambahay. Pumayag naman si Ador sa utos ng kanyang madugang upang matanggap siya nito. Dahil dyan, agad naman nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Ador at inaresto siya nito. Gulat naman ang kanyang asawa at mga anak kung bakit inaresto si Ador. Dahil wala daw itong kinalaman sa krimen si Ador. Labis-labis naman ang pag-iyak ni Phyllis tungkol dito. Samantala, tinawagan naman ni Mila ang kanyang tatay at nireport niya kay Mang Abe na hindi pwede mabaligtad ang katotohanan na wala itong kinalaman ang mga Pero sa nangyari sa kanilang pamilya. At sila pa mismo ang mga Pero at mukhang biktima dito. Si Aida naman, kinausap niya ang kanyang lula na lalaban daw sila sa kaso para mapatunayan sa lahat na walang kasalanan ang kanilang pamilya. Sa kabilang banda, sinumbata naman ni Lala si Police Inspector Lemuel na nagkukunari daw ito na walang nakikita sa nangyari kung ano ang ginawa ng mga Pero. Dahil kita umanong inaako ni Ador ang krimen at nagbulag-bulagan lang sila dito. Si Phyllis naman, galit na galit ito at sinugod ang kanyang ina at si Luna. At tinatakot niya ito. Kapag hindi daw palabasin ni Dunya Cielo ang kanyang asawa na si Ador sa kulungan, ay ilalabas niya ang baho ng kanilang pamilya. Samantala, sinabi naman ni Mila kay Mang Abe na hindi dapat lumabas ito si Lala at Max para lang sa pag-iibigan nilang dalawa ni Lala at Max dahil masisira daw ang kanilang mga plano laban sa mga Pero. Pagkatapos nun, hinukay naman ni Mila ang bangkay ng kanyang magulang kasama sina Aidan at Mang Abe. So yan ang ating subaybayan sa susunod na Dirty Linen. Thank you for watching, guys.